Ayon sa Commanding General ng Southern Luzon Command, Lieutenant General Roland DETABALI, dahil sa mga patuloy na programa at proyekto ng pamahalaan sa Calabarzon area, unti-unting nanunumbalik ang tiwala ng mamamayan. Sa katunayan, maging ang mga rebel ng grupo ng NPA ay nagbabalik loob sa gobyerno sa tulong ng mga local officials na nalawigan. Dahil unang-una yung capability nila to commit terror activities or offensive action, na-minimize na, especially sa regions. Sa three regions, yung arms nila, yung influence barangays, at saka yung, and even, ano, even yung tao nila. Na-address natin yung source ng recruitment nila, especially among the youth. Tuloy-tuloy yung ating youth leadership summit, explaining to our youth that going to the mountains is not the, ano, not the way to solve the problems of the community. Marami tayong na-address, and in fact problema nila ngayon na yung mga cadres or yung hahawak ng baril, dahil nawala na talaga sila, nawawala sila ng tao, walang masyadong replacement. Ayon pa kay DETABALI, hindi naman patas na pakawalan ng gobyerno ang mga nadakip na NPA na may mga kasong kriminal na hindi dumaan sa proseso ng ating hustisya. It will be unfair for the civilian those who complain against these people. Kasi may criminal cases to eh. It's not the government only which is interested. So, karamihan dito may mga criminal charges. Ang complaint at yung private individuals nung mga nabiktima nila. So, kung i-release ng gobyerno nga naman ito, kamawa naman yung ano eh, paano yung nag-complain sa kanila. So, yun din ang palagay ko, tiningnan ng ating national leadership. At saka, sa totoo lang, over the years, wala naman tayong nakitang pagbabago na gagawin nila na to prove they are sincere, kasi yun, nagkikidnap pa sila, nag-ano. So, sinasabi lang nila na we would like to have see some changes sa socio-economic, sa ano, pero ganun pa rin eh. Si Lieutenant General Roland DETABALI, RH911, Bing Formento ng DZRH Nationwide.